Mauubos mo ba? Napatungay ako dito na kaagad sinunggaban ang mga labi ko nang nagaalam niyang mga labi. Natigilan ako pero kusang namigat ang talukap ng mga mata ko at buong pagmamahal na tinugon ang banayad nitong halik. Hindi ko maintindihan ang sarili pero hindi ako naiilang dito. Na parang kilala ko na siya. Ramdam ko ang pamilyar na pakiramdam sa kanya. Love, secured and comfort. Natanging sa iisang tao ko lang nararamdaman. Kay Hunter. Sino ka nga ba? Muling tanong ko dito pagkaubos namin sa dala nitong donuts and cupcakes. Nangingiti ito habang panay ang pahin ng hinlalaki sa gilid ng bibig ko. Ang kalat mong kumain? Pag-iiba nito. Napalabi ako at napairap dito. Mukha namang hindi lang siya basta-bastang tauhan lang ni Hunter. Kaya kinakabahan ako dahil baka lalo kong ikapahamak ang paglalapit nito sa akin. And Franco, baby. Natigilan ako't namamanghang lumingon dito. Napakurap-kurap pa ako sa pagtawag nito sa akin ng baby. Iisang tao lang ang tumatawag sa akin ng endearment na iyon, si Hunter. Natatawa itong pinitik ako sa noon na siyang laging gawain ni Hunter sa tuwing napapatawa ko ito habang naglalambingan kami. Napahawak ako sa noo ko na ikinatigil nito. Bigla itong sumeryoso at tiningnan ang noo kong pinitik nito. Napasobra ba, baby? Pinaraanan nito iyon ng kanyang hilalaki na tila hinihilot. Masuyo niya rin iyong hinipan bago pinatakan ng magaang halik. Malamlam ang mga mata nitong tumitig sa mga mata kong nagtatakas sa kanya ikinikilos. Napaawang ang mga labi ko na pakaramdam ko'y biglang nanuyo sa pagtitig nito doon kaya't nilabas ko ang dila para basain iyon. Dinig ko ang paglunok nito na tila natatakam sa nakahain sa kanyang harapan. Labas na ako. Magpahinga ka na ulit, baby. Napatayo na ito at nagmamadaling lumabas ng silid. Napasunod na lang ako ng tingin sa nilabasan nitong pinto. Napabuntong hininga ako ng malalim at muling nahiga. Pagod na pagod pa rin ang katawan ko sa halos walang maayos na pahinga nito. Napatakip ako ng braso sa aking mga mata nang nanubig bigla ang mga iyon. Naalala ko na naman sino mommy at daddy. Paniguradong nag-aalala na mga ito sa akin. Ang tahimik kong pag-iyak ay unti-unting napalitan ng paghikbi hanggang sa napahagulhol na ako. Gusto kong maibsan ang bigat na nararamdaman ko sa piling ni Hunter kahit man lang sa pag-iyak ko ito idaan. Hindi ko lubos akalaing hahantong kami sa ganito. Kung dati hindi ako natatakot dito, kahit pa natatakot ang lahat sa kanya at nasusuklam. Pero ngayon, unting-unti na akong natatakot. Pagod na pagod pa rin ang katawan ko sa halos walang maayos na pahinga nito. Napatakip ako ng braso sa aking mga mata nang nanubig bigla ang mga iyon. Naalala ko na naman sino mommy at daddy. Paniguradong nag-aalala na ang mga ito sa akin. Ang tahimik kong pag-iyak ay unti-unting napalitan ng paghikbi hanggang sa napahagulhol na ako. Gusto kong maibsan ang bigat na nararamdaman ko sa piling ni Hunter kahit man lang sa pag-iyak ko ito idaan. Hindi ko lubos akalaing hahantong kami sa ganito. Kung dati hindi ako natatakot dito, kahit pa natatakot ang lahat sa kanya't nasusuklam. Pero ngayon unti-unti na akong natatakot sa kanya. Nagagawa na niya akong saktan physically, mentally, and emotionally. Hindi ko na siya halos makilala. Pakaramdam ko'y ibang tao na ang kaharap ko sa tuwing kaharap ko ito. Wala na rin bakas ng pagningning ang mga mata nitong tumitingin sa akin. Napabalikwas ako sa pagkakahiga sa sunod-sunod na malakas na katok sa pinto. Napatayo ako agad at pinahid ang mga luha sa namumugto kong mga mata. Iniluwal ng pinto ang galit na namang anyo ni Hunter. Nangatog ang mga tuhod ko habang papalapit ito na tila napakalaki na naman ang kasalanan ko. What are you doing, ha? Bulyaw nito sa mukha ko at marahas na hinaklit ang mga braso ko. Nalilisik ang mga mata nitong matiim na nakatitig sa aking mga mata. Napakadilim na naman ang mga iyon at bakas ang galit. Mahina ako napadaing nang marahas ako nitong isinandal sa dingding. You're a slave here. So do your job? Bulim-bulyaw nito. Mariin ako napapikit sa pagsigaw nito sa mukha ko. Tumatama ang hininga nito sa mukha ko sa sobrang lapit namin.
Napangiwi ako at nagmamakaawang tumingin dito nang mas diinan pa nito ang pagkakahawak sa mga braso ko. Paniguradong mag-iiwan na naman iyon ng pasa. Puro pasa na nga ang buong katawan ko, lalo na sa tuwing pinapasabak niya ako na makapaglaban sa loob ng cage kung saan dalawa, tatlo o apat ang kalaban ko. Puro may mga armas pa ang mga iyon samantalang ako, kamuo ko lang ang gamit. Liksi, lakas at talino ang tanging sandata ko para mapatumba ang mga ito dahil kung hindi, ay chak na bangkay akong ilalabas ng cage. Ganun na siya kalupit sa akin. Hindi siya magdadalawang isip na ipakitil ang buhay ko sa mga tauhan nito. Kung dati-rati siya pa nagpoprotekta sa akin, ngayon ay siya na unti-unting pumapatay sa akin. Sa marahas niyang pagtrato. Sa mga masasakit na salitang binibitawan nito na nagpapadurog sa puso ko. Marahil ay nagkamaling ako. Nagkamaling mababago ko ang pagiging halang ng bituka nito. Once a demon, always a demon. Yun siya. Kahit magmistulang anghel ako sa mundo niya, para bigyan siya ng liwanag ay hindi pa rin iyon uubra sa katulad niyang dinaig pa, ang Satan. Tumulo ang mga luha ko sa mariin kong pagkakapikit dahil hindi ko na matagalang salubungin ang nalilisik nitong mga mata. Nagmimit-ngit ang mga ngipin na tila gigil na gigil. Napilipitin ako at kunin na ang buhay ko. Pabalang ako nitong binitawan na ikinasilampa ko sa sahig sa pangihina ng mga tuhod ko. Magtrabaho ka na. Kung ayaw mo, isabak ulit kita sa kamatayan. Madiimbanta nito bago naglakad palabas ng kwarto. Nangihina pa ang katawan ko pero kailangan ko sundin ito kesa kaharapin ko na naman ang ilan sa mga tao nitong eksperto sa larangan ng labanan. Inayos ko muna ang sarili bago lumabas sa aming quarters. Naabutan ko si Kuya Bolton na makulimlim ang mga matang nakatitig sa akin. Sa tuwing may uto, si Hunter ay sa kanya nito ipinapasabi. Lahat ng kilos ko ay nalalaman nito kaya bawat pagkakamali ko, kahit sa pinakamaliit na pagkakamali lang ay napakabigat ang ipapataw nitong parusa. Hindi ko na nga mabilang kung ilang tauhan na niya ang nakikitil ang buhay sa aking mga kamay para isalba ang sarili. Sa tuwing maisasalang ako sa loob ng cage ay dalawa lang ang pamimilian ko. Pumatay ako o ako ang mapatay. Sa paglipas ng ilang buwan na naging alipin niya ako ay lalong nahasa ang galing, lakas at liksi ko sa pakikipaglaban, sa mano-mano man o pakikipagbuno ng espada sa kalaban. Pakaramdam ko'y napakarumi ko na. Hindi ko na nga halos makilala ang sarili mula sa pagiging mahinhin at inosenteng anak mayaman. Ngayon isa ng dakilang aliping ilang buhay na ang kinitil. Natatakot na rin akong balikan ako ng pagkakataon sa mga ginagawa ko. Pero ano magagawa ko kung buhay ko naman ang magiging kapalit pag hindi ako sumunod sa utos ng amo ko? Napailing ako at napabuga ng hangin. Nagpatuloy na ako sa paglilinis sa mga alikabok nitong storage room na kinaroroonan ko. Pinalinis niya sa akin ang buong silid na ito na puro agyo at alikabok. Napakainit at halos walang hangin pumapasok na nagpapasikip ng dibdib ko. Nagkalat ang naglalakihang mga karton na iba't ibang uri ng barihil ang laman nito na kailangan kong idispatcha. Tagaktak na rin ang pawis ko at halos hindi na makahinga sa mga alikabok na nagliliparan sa buong silid sa tuwing gagalawin ko ang mga karton. Naligas ako at napalunok ng maramdaman ng pamilyar na presensya na nasa likuran ko at matiim akong pinapanood. Kumalakak ito at napapapalakpak ng mga kamay nang matigilan ako. Lalo ako nilukob ng kaba nang marinig ang pagragasa ng pinto at ang papalapit nitong mga yabag sa kinatatayuan ko. Bumilis ang tibok ng puso ko at nangangatal na ang buong katawan ko. Lalo ako nagimbal nang maramdaman ang malamig na bakal na tumutok sa sentido ko at ang pagkasa ng barila. Hindi ako nakakilos sa takot na baka makalabit nito ang gatilyo. Ano yan? The princess. Tayong dalawa lang ngayon na nandito. Subukan mo malaban o sumigaw. Hindi ako magdadalawang isip na kitlin ang patapon mong buhay. Wala nang pakaalam si Hunter sa'yo. Magagawa ko na rin ang matagal ko nang gustong gawin sa iyo. Tumayo ang mga balahibo ko sa bulong nito sa punong tenga ko. Nakakakilabot ang tono ng boss nitong puno ng pagnanasa. Alvin. Nangangatal ang buong katawan ko sa isinaad nito. Tama siya. Wala akong ibang inaasahang magsasalba sa akin dito kundi ang sarili ko. Good girl.
Kung sana ay ganito ka lagi kabait, my princess, edi sana hindi ka sasamain. Bulong nito sa punan tayong ako sabay. Tila doon, marin ako napapikit at nagsitayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Kinilabutan at nandiri ako sa dila nitong lumapat sa balat ko. Dahan-dahan akong humarap dito na pinaamo ang mukha. Natigilan pa ito at kalaunay napangiti ng pagkatamis-tamis sa akin. Sinuklian ko ang ngiti nito na lalo niyang ikinangiti. Mabilis kong tinabik ang kamay nitong may hawak na baril na nakatutok sa akin at iniikot patalikod dito. Napaluhod ito at nabitawan ng baril na sinipa kong palayo sa amin. Siniko ko ito sa batok na nagpadaing dito at lalong nagpahina. Gusto mong makapaglaro? Sige, pagbibigyan kita. Nakangising bulong ko at mas lalong itinaas ang braso nitong nakapilipit sa likuran nito. Aray! Tama na! Pagdaing nito na ikinadiwang kong lalo. Pabalang kong binitawan ang braso nito at mabilis na humarap dito at tinuhod sa panga. Umagsak ito sa malikabok na sahigay at malaya kung nasaktan o nasakyan ito sa leeg at pinagsuntok sa mukha. Nangihina itong tinatanggap ang bawat suntok ko na siyang nagpadugo ng ilong at labi nito. Jessica! Nabitin sa ere ang kamao kong dadapo sana sa mukha ni Alvin sa dumadagundong na bulyaw ni Hunter sa may pinto. Hindi ako nakakilos nang hiklatin ito ang braso ko at pabalang na itinayo ako. Galit na galit ang mga mata nitong tila magbubuga ng apoy. Help me! Kaz, ang babaeng yan. Gusto niyang tumakas at nagpapatulong sa akin pero dahil hindi ko tinulungan ay pinugbog ako at gusto niya akong patayin para walang makapagsumbong sa iyo. Pero niya tayong usuplong sa mga otoridad. Nangihin ang pagdadrama ni Alvin na ngayon ay gawang-gawang na tumayo. Napahalakak ako at napailing dito. At sa tingin mong maniniwala sa Hunter sa iyo? Sarkastikong tanong at tinaasan ko ito ng kilay. Pero unti-unting nabura ang pagkakangisi ko nang mapatingin kay Hunter na matiim ang pagkakatitig sa akin. Wala akong ibang mababasang emosyon sa mga mata nito kundi galit. Hunter, huwag ka maniniwala sa kanya. Tahimik ako naglilinis dito. Siya itong lumapit at tinutukan ako ng baril sa sentido. Gusto niya akong halayin. Maniwala ka naman sa akin, oh. Nayugyug ko ito sa braso at nagmamakaawang tumitig sa kanyang mga mata. Pabalang nitong binaklas ang mga kamay ko sa kanyang braso. At bakit hindi ko siya paniniwalaan? Eh ikaw, nakita kong halos patayin mo na siya. Nanghina ako na paatras at umiling-iling dito. Nanubig ang mga mata ko nagsusumamong tumingin dito. Ihanda mo sarili mo sa parusang kaharapin mo mamayang gabi. Dahil hindi lang apat, kundi 10 kataong kaharapin mo sa loob ng cage. Hindi ka na natuto sa mga parusang natatamo mo, Jessica! Tuluyan ang nagsilaglaga ng mga luha ko. Madalim ang anyo nito at siguradong sasuryosohin nito ang sinabi. Ngumisi lang naman sa Alvin habang matiim na nakatitig sa akin. Alam mo, ikaw na ang pinakapangit na nilalang na nakilala ko. Hindi na ako magtataka kung bakit ganun ka na lamang katakutan at pandarihan at kasuklapan ng mga nasa paligid mo. Kung gaano ka kapangit, ganun din kapangit ang pag-uugali mo. Napuno na ako at tabitawan ng mga katagang labag sa loob kong ipamukha sa kanya. Nagtagis ang panga nito at galit na hinaklit muli ang braso ko. Oo, ako na ang pinakapangit na nilalang sa mundo. Kaya matakot ka sa akin dahil hindi ako magdadalawang isip na kitli ng buhay mo. Matuto kang lumugar, Jessica. Wala kang karapatan na sagot-sagutin ako. Marin ako napapikit sa pagsigaw nito sa mukha ko. Pabali ako nitong binitawan saka lumabas ng salid na kaagad sinundan ni Alvin. Nangihina ako na pasalampak sa sahig at niyakap ang sarili. Napakagulol ako sa sobrang sakit ng mga nabitawan nitong salita. Hindi ko na nga siya kilala. Ibang-iba na siya sa Hunter na nakilala ko. Baby! Tila nabuhayan ako ng loob ng marinig ang boss nito na puno ng lambing at pag-aalala. Lalo ko napakagulhol at naramdamang yumakap ito mula sa likuran ko. Pinaghahalikan din ako nito sa ulo habang mahigpit akong niyakap. Tahan na, baby. Itatakas na kita rito. Napatingala ako at ang gwapong mukha ni Franco ang bumungad sa akin. Namumula ang mga mata nitong nakatitig sa akin. Puno ng takot, awa at pag-aalala ang mga iyon. Makikapahamak mo lang.
Hayaan mo na ako. Haharapin ko ang parusang ipinataw sa akin ni Big Boss. Kung kapalaran kong mamatay mamayang gabi, mas mabuti na yun. Dahil hirap na din ako. Pagod na akong lumaban. Pagod na akong magpatuloy. Nanginig ang mga tuhod ko at dahan-dahang sumilip sa bintana. Nagkakagulo na sa labas at panay ang pagsabog sa malawak na field. Napapalitan ng putok at nagsisigawan na sila sa labas. Napalingon ako sa pinto nang bigla iyong bumukas at tumahangos na si Franco ang iniluwal noon. Come on baby, we have to hurry. Napatakbo ko at walang alinlangan tinanggap ang kamay nitong nakalahad. Inabutan din ako nito ng caliber 45 na dala nito. May hawak din ito sa kabilang kamay na baril at magkahawak kamay kaming tinakbo ang pasilyo palabas sa likod ng mansyon. Saan kayo pupunta? Natulos ako sa natatayuan nang marinig ang boss ni Alvin sa likuran namin. Nagtungo ito sa harap namin na may limang kasamang armado at nakatutok sa amin ang mga baril nila. Napahigpit ang pagkakahawak ko sa kamay ni Franco at nakaramdam ng takot. Kung ako lang naman, hindi ako natatakot na makipagsabayan dito dahil tiyamak na mas magaling ako kaysa sa mga ito. Pero hindi ako sigurado kung magaling din ba sa labanan itong taong pilit akong tinutulungang itakas. Sino ka? Bakit ngayon lang kita nakita dito? At bakit ka kasama mo ang prinsesa ko? Madidiing sunod-sunod nitong tanong kay Franco na ngayon nakipagtutukan na rin ang baril sa mga itong katulad ko. May na itong humalakap na tila nang uuyam sa kaharap. Prinsesa mo? Well, sorry to say this, but I think you're wrong, asshole. Jessica's mine, and I don't share to others what's already mine. So if I were you better get out of my way. Cause I won't hesitate to kill you. Right here, right now. Madiimbanda nito. Ano nangyayari dito? Lalo akong nanigas nang marinig ang pamilyar na boses na galit na galit. Hunter, mabuti na ba't nandito ka na, Kaz? Ang dalawang ito, patakas na sana kung hindi namin naabutan. Pagsusumbong ni Alvin sa humahangos na si Hunter. Napatitig ito kay Franco na tila nag-uusap sa pamamagitan ng mga mata. Lumapit ito at itunutok ang hawak na baril sa amin na ikinapitlag ko. Humalakak naman ang pandemonyo sa Alvin na unti-unting napalis nang dahan-dahang iginiya ni Hunter ang hawak na baril sa kanya. Natigilan at namutla ito. Bakas ang kabigla natakot sa kanyang mukha, maging ng mga kasama nito. Anong ibig sabihin nito? Baka makalabit mo yan, Hunter. Hindi ako ang kalaban mo dito. Nautal nitong saad. Napangisi ako at ikinasa ang hawak kong baril na nakatutok din dito. Makinig ka, Hunter. Ang lalaking yan. Balak itakas ang alipin mo. Hinarangan ko lang sila. Muling pakuusap nito sa kaharap. Napailing lang sa Hunter at walang alinlangan pinagbabaril sa ulo ang mga kasamahan nito. Nagsibagsakan ang mga ito sa lupa na naliligo na sa sariling dugo. Nanigas lalo sa Alvin at iginiya sa akin ang baril nito. Kasabay ng pagkalabit nito sa gatilyo ay ang pagyakap ni Hunter sa akin at paninigas nito sa harap ko. Limang magkakasunod na putok mula sa baril ni Alvin ang tumama sa likuran nitong ginawang harang sa akin. Kasabay noon ay ang pagkalabit ni Hunter sa hawak nitong baril at makailang beses ding pinapatukan sa Alvin na dilat ang mga matang humandusay sa damuhan. Nangangatal ang katawan ko ng unti-unting napaluhod sa Hunter na nakayaka pa rin sa akin. Hunter! Hunter, please! No! Napahagulol ako ng pilit ang ngiting iginawad nito at baka sa kanyang mga mata ang matinding kirot. Lumuho din si Franco at hinawakan ang kamay nitong pilit iniaabot sa kanya. Lahat, iyakan na. Putol-putol nitong saad bago pumikit. Hindi! Baby! Napasigaw na ako at mahigpit itong niyakap. Humagulol ako sa dibdib nito at pilit na niyuyug-yug. Huwag mo akong iwan sa ganitong paraan. Mahuwa ka sa akin. Handa akong magtiis sa tabi mo. Huwag mo lang akong iwan. Baby, gumising ka. Hindi ko kaya. Hindi na kita iiwan pa. Patay na siya. Pag-aalo ni Franco sa akin at pilit na kinakalas ang mga braso kong mahigpit na nakayakap sa katawan ni Hunter. Sandali, kailangan niya ako. Baby,
gumising ka. Patay na siya. Bulyaw nito sa akin at buong lakas akong binuhat at isinampay na na parang paslit sa kanyang balikat. Hunter! Sandali lang, Franco, please. Bitawan mo ako. Pinagsusuntok ang likuran nito habang tanaw ang katawan ni Hunter na naliligo sa sariling dugo at wala nang ang buhay. Patuloy din ang putukan at pagsabog sa buong mansyon na aming nilabasan. Tulala akong isinakay nito sa isang black Ferrari SF90 Stradale na nakaabang sa gilid ng kalsadang sinuotan namin. Maingat ako nitong isinakay sa loob noon at mabilis na umikot sa driver's side at pinasibat ang kotse. Lumuluha ako habang papalayo sa mansyon ni Hunter. Naramdaman kong hinawakan nito ang kamay ko at mahigpit iyong hinawakan. Tahan na, baby. Narinig mo naman ang ulang sinabi niya, di ba? Malaya ka na. Kalimutan mo na ang maslimuot na mundong pinanggalingan mo. Magsimula tayong muli, Jessica. Anito at masuyong hinalikan ang likod ng palad kong hawak nito. Natigilan ako't dahan-dahang napalingon dito. Napalingon din naman ito at ngumiti bago ibinaling muli ang paningin sa kalsada. Anong sinabi mo? Muli? Tayo? Magsisimulang muli? Hunter's Personable Voice. Matapos kong maihatid si Jessica sa kanilang tahanan ay muli akong bumalik ng mansyon sa Tarlac. Nagkalat ang ilang tauhan kong tanging natirang buhay sa biglaan naming pag-atake sa mga tauhan ng pinsan kong si Alvin. Nakumpirma namin ni Bolton na si Alvin ang traidor sa mafiyang binuo ni Papa. Siya din ang may pakanan ng pagtumba kay Papa sa pag-aakalang siya ang papalit sa pwesto. Pero laking dismaya nito nang ipakilala ko ni Papa sa lahat na ako ang hahalili sa kanyang pagbaba sa pwesto. Yun din ang araw kung kailan nila isinakato para ng planong pagpatay kay Papa. Napag-alaman din namin sa isang tauhan nitong dinurtured namin na plano na ako nitong isunod kay Papa para tuluyang mapamunuan ang buong mafia ko. At gagawing asawa si Jessica sa oras na maisakato para nito ang kanilang plano. Kaya nga salitan kami ni Bolton na magsuot ng maskara ko para malaya akong makalapit kay Jessica sa tuwing wala si Alvin sa paligid. Kailangan ko mag-ingat sa bawat kilos dahil maraming mata ang nakabantay kay Jessica na tauhan ni Alvin. Hindi ko ito kayang saktan harap-harapan kaya sa tuwing kailangan ko itong parusahan para mapaniwala si Alvin na wala na akong malasakit dito ay si Bolton ang nagsusuot ng maskara ko at nagpapanggap bilang ako. Si Bolton lang ang natatanging may alam ng totoong itsura ko dahil ilang beses din naman itong napatunayan ang sarili kung gaano ito katapat sa akin at kay Papa. Sa tuwing napapalaban si Jessica sa loob ng cage ay palihim kong kinakausap ang mga kalaban nitong magpatalo dito at bibigyan ko ng matuwasay na pamumuhay ang kanilang mga pamilya. Hindi naman mahirap pakausapan ng mga ito lalo na kung pera na ang pag-uusapan. Binalikan ko ang likod ng mansyon ko saan nakahandusay na ang mga walang buhay na katawan ni Alvin at ng taong nagsakripisyo ng buhay para sa kalayaan ko. Naluluha akong lumuhod sa ulo na nito at hinaplos ang mukha nitong suot ang maskara ko. Salamat, Bolton. Pinapangako kong hindi masasayang ang pagsakripisyo mo. Hindi ko pababayaan ang pamilyang naiwan mo. Iuuwi kita sa kanila at magsisimula ng panibagong buhay. Malayo sa dilim na ginagalawan natin. Salamat dahil sa kabila ng lahat, ikaw ang unang tao kong napatunayan ang katapatan sa akin at sa ama ko. Hindi kita makakalimutan. Binuhat ko ito at maingat na inupo sa kotse ko. Pagkasakay ko sa kotse, ay hinubad ko ng maskara nito at ibinalot ang leather jacket ko sa katawan nito. Mabilis kong pinarot ang kotse palabas ng mansyon dahil nagsisipagdatingan na ang mga ugong ng mobile ng pulisya. Dumiretso ang sa probinsya nila sa Quezon at dinala ito sa kanyang pamilya. Alam naman ng pamilya nito ang trabahong pinasukan ng anak kaya't inaasahan na nilang isang araw ay iuuwi na lang ang bangkay nito sa kanilang tahanan. Mahirap ang buhay nila Bolton dito sa kanilang probinsya. May 10 nakababatang kapatid itong mga nakaasa pa din sa magulang na tanging pagsasaka ang ikinabubuhay. Para akong dinudurog sa paghagulhol ng mga ito habang mahigpit na yakap ang katawan nitong inihiga ko sa kanilang papag dito sa harap ng kanilang tahanan na nalililima ng malaking punong mangga.
Matapos kong mabigyan ng maayos na libing ito at iniwanan ng malaking halaga ang pamilya nito para sa panimula nila, ay bumalik na rin ako ng syudad. Panay ang pasasalamat ng mga ito sa akin habang inaalalayan ko sila sa lamay ni Bolton. Mapait ako na pangiti at sinunog ang maskarang magpapalaya na sa akin sa mundo ng mafia. Umalis ako ng bansa at nagsimulang muli sa pagiging negosyante. Lahat ng yaman ng pamilya ko galang sa maruming paraan ay ibinahagi ko sa mga orphanage at ilang mga lugar na hindi naaabutan ng tulong ng gobyerno. Pinalawid ko rin ang vineyard namin dito sa Europe na siyang pinaka tinututukan ko dahil ang Madrigal's Vineyard na ito ang nangunguna sa buong bansang Europe. Naging abala ko sa pagtulong sa mga mahihirap at sa pagpapatakbo ko ng negosyong balang araw ay ipamamana ko rin sa mga magiging anak ko. Hindi ko na malayan ang mabilis na paglipas ng mga araw at umabot na ito ng taon. Naging maayos ang buhay ko at masasabing tuluyan ko nang ang napakawalan ang sarili ko sa masalimuot na mundong mas ninais ko dating pamunuan. Pero dahil sa isang anghel na nagbibigay liwanag sa madilim kong kaisipan, ay namulat ako at nagsimulang mangarap na isang malaya at masayang pamilya balang araw. Magtatatlong taon na rin ang umalis ako sa bansa at ngayon handa nang bumalik para sa babaeng alam ko naghihintay sa akin. Malapit na ang kaarawan nito at kailangan kong tuparin na ipinangako ko dito dati na sa pagtuntong nito sa edad na 20 ay official ko nang ikiklaim ito bilang kasintahan ko. Handa na ako. Handa na ako magpakilala sa kanya sa tunay kong katauhan. At sana'y matanggap pa rin ako nito at hindi pa huli ang lahat sa amin ngayon. Kahit naman naging busy ako ay nanatili akong nakabantay sa mga kilos nito. Napag-alaman ko rin na may mga naging kaibigan nitong kapwa ang mga anak ng kilalang tao sa bansa. Alam kong siya ang nag-impluensya sa mga iyon na sumabak sa special training para maprotektahan ang sarili sa panganib. Nangingiti na lang ako dahil mabilis nitong nahasa ang galing, liks at talino ng mga kaibigang kapwa babae. Aakalain mong mga inosenteng anghel ang mga ito sa panlabas nilang anyo at kilos pero sa loob-loob ay kayang kumitil ng buhay sa isang kumpas lang ng kamay. Napag-alaman ko rin ang dalawang beses na nakidnap ang mga kaibigan nito for ransom pero ang nakakahanga ay wala pang 24 oras ay nasasagip na nila ang mga ito. So husay at talino nilang anim ay kahit mga halang ambituka ang makaharap ay walang kahirap-hirap nila itong maitutumba. Kate Del Mundo, 20 years old, anak ng pinakamayamang pamilya sa bansa. Karen Villaflor, 19 years old, anak din ng pamilyang napapabilang sa mayayamang negosyante maging sa Asia. Leia Buenavista, 20 years old, galing sa angka ng mga politiko at ngayon kasalukuyang senadorang ama. Erica Crawford, 19 years old, kilala din ang angka nito maging dito sa Europe. At mahigpit kong katunggali sa negosyo ang pamilya nito. Danica Casanova, 20 years old. Pumapangalawa ang pamilya nito sa mga tinaguri ang pinakamayaman ng bansa. And Jessica Alvarez, turning 20 years old. Kilala ang negosyo ng angkang pinanggalingan nito sa Alvarez Empire Tower, entire Asia. Nangingiti kong binabasa ang mga files ng mga kaibigan nitong kalaunay naging matalik na kasangga sa lahat ng bagay. Hindi rin lingid sa kaalaman kung magkakasundo ang mga ito sa kalokohan, inuman at pagiging paasa sa mga kalalakihan. Kilala sila, lalo't hindi naman nila pinagkakaila sa lahat, maging sa social media na matatalik silang magkakaibigan. Naiiling na lang ako dahil binansagan pa nila ang kanilang grupo as The Fierce Ladies. Maayos kong iniligpit sa vault ng kwarto ko dito sa mansion namin sa Europe ang mga files ng mga ito at inihanda na ang mga kakailanganin ko sa pagbabalik ng bansa. Kabado ako at hindi ko alam kung paanong sisimulang magpakilala kay Jessica sa kanyang kaarawan. Alam ko namang hanggang ngayon wala pa itong kasintahan at sana nga ay dahil sa akin kaya nananatili itong single. Wait for me, baby. I'm coming home.